the city of Manila certain about our policies and implementing programs. Makikita niyo po dito sa Codley, tatlong wanted dito, top 4 most wanted person ng Station 2, nagtago ng isang taon. Kaso, robbery. Yung pangalawa, wanted, top 4 most wanted ng MPD Malate. Ang kaso, offside. Dalawang taon, nagtago. Pangatlo, top 4 most wanted ng buong Manila Police District. Tatlong taon, nagtago. Ang kaso, ring. So imagine yourself living with these people. I cannot tolerate it. No, not in Manila. Stay out of Manila. There is new government in Manila and we are certain. Sa mga kriminal na gumawa ng krimen, katulad nung ginawa ng isang suspect na pumatay sa kanyang asawa, mabuti naman eh, tama ang kanyang pag-iisip. Sumugong siya sa akin. O may nananawagan ako sa mga nanonood na mga wanted pa. Maswerte kayo na maswerte, buhay kayong nakukuha. But you know, in a hostile situation, apprehending criminals, things may happen, which I am not in control. And the policemen are not in control also of the minds of these criminals. So, sa akin lang, mas magbubuti siguro, buhay sila nakukuha para hirap sila sa usgado using opinion. Para magpakita natin na ang batas ay pantay-pantay ang pagkilala. Mayaman, middle class, mahirap. Lahat, gagalang ang karapatan ng tao. Pero, hindi ko yung garantiya. Kaya pinakamabisang garantiya na kayo'y buhay na harap sa usgado, ay kayo'y sumuko na lang. Eh kami, pinapalad pa ng kaunti. Baka mamaya, may aksidente mangyari. Hindi namin makokontrol yan. Which is, at some instances, may nangyari na. Pero, at least, mataas ang batting average namin. Nung may narin kaming 17 na tao na drug-related cases, tatlo lang yung na-disgrasya. So, 14. Pero sabay-sabay ito, ha? Iba't ibang bahay sa isang lugar. So I don't want those things to happen, but hindi yan naiwasan. Kaya po, sa mga inapi, noong mga pamilyang naapi, ito mga suspect na ito, kayo'y makipag-ugnayan na. Nandito po, Mark Cervantes alias Dalsoy, Roberto Montel, Jonas De Jesus. Sa mga naapi, mga kababayan natin, sa akusasyong sa mga krimen na inaakusa sa kanila, ito na po sila ngayon. Hintahan nyo na po sila at harapin sa amin itong mga ito. Okay, may karapatan na nakukuha ng obligado. Pero isa lang ang patunay na kapag ka kayo tumakbo, eh habulin namin kayo. And records will show the Manila Police District, alam niyo, misa, tumabi pa kami ng Palawan. O international fugitive pa yung isang nakuha namin sa Palawan. So the point is, I hope it's very clear. Kapag kayo may kaso sa Maynila, sumuko na lang kayo, harapin niyo na lang. Total, kayo naman yung patutunayan, may sala o walang sala. Hindi ako, hindi ang police, ang muskado. Kaya naman binibigyan ng pagkakataon. Pero running, I will not give you a better position. So congratulations to Station 2, to our MPD, DID, to
kayo matulog. Kinakailangan. Hindi po pwedeng mamuhay ang mga kriminal sa lungsod ng Manila. Maaaring mga lungsod kayo, mabisa-misa. But you know, if I may borrow, Justice Sandoval said to me during our one of those classes in our school, sabi niya, you cannot escape the long arm of the law. Yun ang sinabi. Eh, ito po mga patunay, ang gusto yung link po. Okay. Ano ba? Sa katatago eh. Katatago. Eto ko yan. Sumunod. Yung mga nireklamo ng netizen ulit. Ulit-ulit to. Pati ho ba dati may nireklamo yung netizen. May mga jumper. Ito po yung mga Batman. Yung bata pa lang, magnanakaw na eh. Batman. Spider-Man. Spider-Man sa kuryente. Batman. Ito, inireklamo ng mga netizen kaya nakukuha na sila ng video na hindi pa nadala. A few weeks ago, may nahuli na tayo sa atin. O ito, umuulit pa. May dala pa kutsilyo. Ay gusto ata sumika. Ayun. Pasisikapin natin. Parang nakabrief na lang yan. Ayaw magsipagtigil. Nangangalapit na may trakulita. Mga batugan to eh. Eh, kung di ba mga batugan eh, ba't ka magnanakaw sa... Ewan ko ba sa inyo? Marami namang hanap buhay. Kayo dyan sa Arten, ha? Pagilan nyo yan. Okay, yung may meron siya sa Manila. Yung mga... Mauhuli-mauhuli namin kayo kasi nagre-report medicine, eh. Involved na ang taong bayan, eh. Dahil nakapagod na ang taong bayan sa ginagawa ng mga ito. Kaya malalaman at malalaman namin, eh. 19 anos, 20 anos, 23 anos. O ito, masakit. O maswerte pa kami. O may mga previous cases to. Malamang ito, may nagpapalaya dito. May nagpapiyasa dito sa mga ito. Ako, may duda ako. How can they afford ng piyasa? Kung walang pera ko mga ito. Ako, ayoko maglaro sa isipan ko yung financier. Binuno nyo? Mama ka? Ano kaso? Sumpa. Eh, yung dalawa. Lalang lang ba yun? Ikaw mo lang yun po. Tatanggalin yung buong ito. Pulot yun. Pulot yun. Torture. Bawal yan. Torture yan. Yung cutter. Hindi ko maintindihan yung sumunod ko. Pare-pareho naman kami natin atagay na lugar. Tundo. Ay, sa... Ang bahay ko. Tuwasong mabuhay. Malapit sa Arte. Arte yun eh. Tamad lang malapit. Hindi mo sa iba. Hindi ko masura. Para maging naman. Para maging mayor. Para maging mayor kayo. Ay, pasok pa yun. Kapaw. Tama ka. Para maging presidente pa. Pogi pa naman, o. Hindi, alam ko na. Tama ako. Ang pangarap nito, maging mayor. Mayores. Sanghulo. Mayor yun. Sanghulo. Yun. Ito na, sabihan nyo na yung mga kasama nyo. Tumigil na kayo. Question of time lang yan. Yung sake din nyo. We will not stop. Ito mga to. Talaga. Gusto. O ito. Ito, PCP commander namin. Sumunod. Patrol. Ay, dyan. Tata? Okay. Yan. Pogi.
Sir, sa drag queen? Ito ako ang kasama ng illegal possession. Drag queen, sir. May pinakahihintay na. Hindi naman ninja ka. Alaala lang niya na drag queen. Hindi na sampal. Napapalita na meron daw isang barangay chairman. Siya po ang barangay affairs ng GIT. Sabi dito sa napapalita ng chairman na ito, ito raw ay drag queen. But at the time when it was reported to us, is through information na nabasa lang namin sa media. Because there was a claim na may drag queen. O ako naman, hindi para i-tolerate namin. Sabi ko nga, kung may drag queen, sana ipakita nila yung kaso. Para na sa ganun, lalo na kung barangay chairman. Because they have no reason to stay in Manila. Now, we found out a few days after that there was a pending warrant of arrest. And ironically, there was a report, and I think it was confirmed by the Bureau of Immigration, that the entire family of the so-called Guia Gomez Castro left the country. Why is it ironic? Now, if there is a pending case or warrant of arrest before a court in Quezon City, dated 2002, and another date, no? How come these people or person of interest ay nakalabas sa bansa? Kung ngayon, kung nakapuha ko informasyon, maraming salamat sa PNP, at least sinishare na nila sa amin yung informasyon, and I hope they can share it to us formally later on, that there are, if there are people or person of interest in Manila that will, that are involved in drug trade, illegal drug trade, will apprehend them. O, ito po, mga kababayan, this so-called cohort of Brgy Chairwoman Guia Gomez Castro, who is now person of interest also by PDEA and PNP, and na-arresto po doon sa barangay nila. Meron pa raw sinabi sa kanila. Sabi daw sa kanila, umalis na kayo. Maliit lang ang mundo. Bilog ang mundo. Now, I am challenging the Interpol. I am challenging if it is true. I am challenging Thailand. I am now challenging you, government of Thailand. If you receive those suspected criminals, if you are, if these people are in your country, then you have an obligation to our country na arestuhin niya mga yan at iharap sa husgado sa aming pamahalaan. Because there is no reason for Thailand, if this is Thailand, based on reports, na sila dyan ay pumasok. Now, that is my challenge to you. Huwag niyong pangalagaan or akapin ang mga kriminal na inaakusahan sa harapan ng husgado
ng Pilipinas. It is time for Thailand. It is in Thailand. It is the last place for exit, for entry sa bansa ninyo. Kayo ay may obligasyon sa international community. There is no reason for you. There is no reason for you not to apprehend. Bring back these people before our court. Kasi kung talaga seryoso tayo ng laban sa droga, at kung ang Thailand seryoso sa laban ng droga, this is now the time to prove your cooperation. We are after to these people. These are Manilans. And they should be brought back to the court for justice. Let them face the consequences of their actions. Ayan ha. Tingnan natin kung sino seryoso. Kasi isa marami pang mga press release. Let's do what we have to do. Okay, tingnan natin ngayon kung sino sa inyo ang seryoso. In the first place, hindi yan dapat nakalabas ng bansa. Sino ang nagpupubli sa kanila? Sino itong mga tao ito? Bakit walang sipi ng Warren Topares? Today is 2019. That is 2004. Is it hard? What? Take 7 years to furnish a copy of warrant to respective agencies of government? There must be something wrong with our system. Then I challenge them. Kung talagang seryoso kayo, isore nyo sa amin yan. Kung sino man ang bansa, itap Thailand. Kung sino man ang bansa, natumanggap. Uunawain ko kayo initially dahil wala kayong idea sa mga taong ito na pumasok sa inyong bansa. O pero hindi ko kayo mauunawaan bilang taong gobyerno kung pananatili ninyo at mananatili sa inyong bansa itong mga criminals, suspected criminals. O panahon na. O kayo naman ang magkatotoo. Sorry nyo sa amin yan at iharap namin yan sa usgado. Ito po ay isa sa mga bataan nila na na-aresto ng station po. Sabi ko sa inyo bigyan nyo kami ng data o baka makatulong ang Manila Police District. Baka makatulong ang City of Manila as bilang isang gobyerno. And let's cut the chase. Let's confront the problem. And I think there is a solution to the problem. Now, ang appealing to Department of Foreign Affairs. I'm appealing to the Department of Foreign Affairs to write and address all these nations kung sino man sila base sa data ng Bureau of Immigration. Kasi para mahuli natin, huwag na magtuturuan. Kaya kasing pagtuturuan, walang buti kinulunod yun. Let's act on the matter. And I know there is a way. Halimbawa naman, balikta rin ko sitwasyon. Babalikta rin ko lang, ha? Halimbawa lang, doesn't mean it's true. Halimbawa naman, may fugitive sa Taiwan, sa Thailand. O may fugitive sa Taiwan. O kinakalingan namin sa Manila. Ang galing daw. Ano mararamdaman ng bansa nila? Kami naman ngayon ang maniningil sa inyo. Why we don't tolerate fugitives from your country? All you have to do is inform the city. You do the process, we send it back to you. We don't like criminals in our country. We don't like criminals in our city. Talaga na ba? Ano? Away from your country. The same thing. The gospel, the sauce for the gun there is the sauce for the goose. Now I'm challenging all those countries, check your records, participate, cooperate, bring all those persons of interest,
Filipino citizen of our country. That is your obligation to the international community. And with due respect to our relationship. Tapos ang usapan, nitingnan natin kung sinong totoo, sinong hindi. Kaysa magkantabay ang tabay pa tayo, let's cure the problem. So that we'll show to the world that we don't tolerate these illegal traders of illegal drugs. O kayo, yung mga ibang nasyon, huwag kayong pupunta ng Maynila para dito magtimpla ng droga, para dito magpagsak ng droga. Ang lahat ng nasyon, pinabalaan namin kayo. Don't do it in Manila. Maniwala kayo sa amin. We'll do what is necessary. In our own little way. Ano ba nangyari? I don't want you destroying our people. In the city of Manila. Tumayo ka naman. Dito, tumayo ka naman. Okay. Yes. Okay. Bypass. Hindi nabilihan siya ng droga. Walang siya siya. That I don't know. You can ask. Pwede ka matanong? Hindi mo kasi. Hindi. Can I start kasi siyang portrait? Yung peritibo mo. Parang sila ka-closer ni drug queen. Sa polis muna, sa polis. Serpugan, Serpugan. Sila nakahuli. Station 4. Serpugan, paano po naging connect niya kay at Santos po, Tribune? Paano po naging connect niya kay Castro? Bigyan niyo po ang brief background. Ano ang nasabing cohorts? Apo, apo. Tapos? Ang barangay nila? Surveillance, sinurveillance pa po. So may ganun, sir. May ganun trabaho, bago ulit. Sir, gano'ng patagal na sila magkatrabaho nila? Isang info. Ayaw sumagot kasi yung polis na. Sa kanya wala naman. Pero matagal na sa kanila. Sir, from that time, tinagkaroon ng warrant at sinunaw na chairman siya. So, yung kuli pa rin po ba yung bintahan? Ayaw po at sa nag-isip na natin. So, yung kuli pa rin bintahan po. Ito din ang hindi kaya ang droga sa kanya. Sa may Dimas lang yan, sir, ano? So, o nga pala, before we continue, I'm going to call also the attention of Commission on Election. Why? You know, there is what you call a document that we sign as a candidate under oath. May question na portion doon, have you ever been found guilty of any crimes or accused of any crimes, diba? Ang answer mo doon, kung wala, no. Tama? O, tapos susumpaan mo sabay sa iyon. O, ngayon, that was 2002. Now, let me check Commission on Election also that if this person of interest, kung ano yung inilathala niya sa kanyang candidacy. Because as far as I remember, she filed her candidacy in absentia. He won in absentia. Kaya na mukhang malalim ang mukhang mahaba ang kamay nito. Kaya if that's true, then there is perjury. Then she may be facing another charges of perjury. And that is a criminal offense. I just thought of it now. Sorry. Gusto ko lang, total, public naman ito. Then we'll see, we'll write the comment and furnish us a copy of the certificate of candidacy. So please continue. Sure. Well, we don't have to launch investigation. All we have to do is to apprehend all those suspects. That barangay will be our
the new area of concern. Because last week, chismis lang. Chismis lang, drug queen. Chismis lang yun, hanggang walang pinayang na kaso. Eh ngayon may kaso. Now, she's a suspect. And then, the Manila Police District got their attention. Then they launched the start of action, nakadali. Ibig sabihin, hihinto ba ito? Ah, hindi.